Gusto lamang ho akong i-share. Kasi ho. Ay nako. Anyway, uminit na ulo ko. Mas paiinitin pa natin. Gusto nyo ho bang mainitan ng ulo, banatan? Hindi ako, ito ah, sa totoo lang ho, napipiko na ho kasi ako sa mga Pilipino na reklamador, reklamador sa ayuda, mga hayop kayo, ha? Ang dami ninyong reklamo sa gobyerno at ayuda, pero kayo hindi kayo marunong sumunod. Mga punyeta kayo, sa totoo lang, nabibwisit na ako. RC Forever, maraming salamat. Ha? Ang dami nagre-reklamo sa inyo na keso, ay, pinahirapan kami ng gobyerno, ECQ, MECQ. Pero pag pinagbigyan naman kayo, ayaw niyong sumunod. Ha? Yan ang hirap sa inyo eh. Alam mo, ito, ha? Ito lang ang naisip ko. Dahil sa inyong mga undisciplined people of this earth, nadadamay kaming mga disiplinadong tao. Dahil sa inyo, nadadamay yung mga taong, mga citizen na marunong sumunod sa gobyerno. Tapos, pagdating sa number one na reklamo, kayo pa ang reklamador. Ito ang kanta para sa inyo, ha? Ito, boss, relax lang. Hindi, hindi, ayoko mag-relax. Pag-relax ako, sasabihin nyo, oh, simula na tayo ng banatan. Oh, simula tayong banatan, magbanatan na tayo. Pag mainit naman ang ulo ko, sabi mo, relax lang. Ano ba talaga gusto nyo? Ang dami yung reklamo, ha? Joke lang po, I love you. Biro lang. Ikaw ayaw mong magbago. Hindi, naiinis po talaga ulo ko kasi pag pumunta ko kayo sa kalsada, araw-araw nag-iikot ako eh. Nag-araw-araw nag-iikot ako. Makikita mo, talagang yung mga tao, ano sila? Nagkumpulan sila, kakain ng barbecue, kakain ng fishball. Siyempre ha, nakakain ng fishball. Siyempre, alam mo, kumain ng fishball na merong mask yan. Siyempre, tatanggalin yung mask. Kakain yan, tas dikit-dikit sila. Tas magkikwentuhan pa. Yung iba, ang dahilan nila, kaya sila magtatanggal ng mask kasi nagyoyosi daw sila. Paano kami magmask? Kaya gyoyosi kami. Oh. Una-una, bawal nga magyosi sa public, ginagawa nyo pa rin. Oh. Tapos, pag nagkasakit kayo, yung PhilHealth kasi mukhang pera yung PhilHealth. Pero papabagsakin pagkatapos. Oh, di ba? Yung totoo. Ang hilig ninyong magreklamo sa gobyerno pero ayaw ninyong tignan yung sarili ninyo. Ito, sample, ha? Papakita ko sa inyo tong sample na ito. Pakala mo kang hayop ka, di kita tatantanan. Ito kasi, kahapon, ako po mismo naka-encounter nito. Ha? Itong ungas na taxi driver na ito. Ha? Akala mo ha? Ang bastos mo ito eh. Ito ha? Panoorin ninyo ito. Handa na ba kayo? Makipagbanatan? O ito na, babanatan na natin. Uminit na julo ko eh. O pasok! Alam nyo kuya, makakadisgrasya kayo dito eh. Kasi nakaharang kayo sa bike lane. Diba ko, makakadisgrasya ko tayo nito eh. Yan, tingin na naman sa iba. Ha, tinitingnan niya yung taxi sa harapan niya para yun ang sisihin naman. Ha? Ang ayos pa ng ano ko, ng approach ko dito ha. Sino mo yung mga bike nagsakalsa sa iba na dumadaan? Tinitingnan pa ko na yung gamit ko. Ah, para sa kaalaman ninyo mga taxi driver ha, tsaka mga motorista, ang bike lane at e-scooter, isang linya nun. Ha? Aha. Annie Joy, hinay lang banat by ang wrinkles. Shout out sa lahat ng banateras at kusa ulit po ito. Salamat po, palakpakan. Sir Banat by, pang tiba na sa Starbucks, huwag munang kape, relax lang, giling na lang sir. Andali lang madam, bumibuelo na ako. Babanatan ko ito, antayin ninyo, ha? Oh. Isipin nyo naman yung kuya. Pero nakakadisgrasa tayo niyan eh. Kakabig dito yung mga bike eh. Kaya nga ho may bike lane. Nilagay yan para... Ang bike yan? Kahit na. Sinagot pa ako. Hindi daw bike yan. Filosofo mo eh. Ha? Tingnan nyo, hindi pa siya nakamask ha.
Hindi na nga naka-face shield, hindi pa naka-mask, at nakaparado pa sa EDSA. Ang gago mo rin eh. Ayaw yan mo. Ang masasabi ko sa'yo. Hindi ako nagagalit dahil binanatan mo ko ha. Nagagalit ako. Napaka-undisciplined people nyo. Tapos nagre-reklamo kayo sa mga Grab kung bakit pinapayagan ng gobyerno kaya kayo nawawala ng negosyo. Pero ano, isipin mo ha, nasa gitna ng EDSA. Nakaparada. Hindi pala gitna, sa gilid ng EDSA. Nakaparada. Nung sinabi kong hinaharangan nyo yung bike lane, ang sagot, hindi naman bike lane yan. Yan tayo eh. Kaya hindi tayo maasenso, napaka-piloso po natin. Ha? Huwag po kayong piloso po. Ano yun? So, pwede na kayo humarang kasi hindi bike to. Hindi ba important? Ha? Hindi ba important? So? Daan ka na papasitahin ako. Hindi daw ako enforcer, kaya wala daw akong karapatang sitahin siya. Ah, hindi ho ba pwedeng pagsabihan lamang kayo at kailangan nyo pa ng enforcer? Sir, ikaw taxi driver, makinig ka. Bakit kailangan mo pa ng enforcer para sumunod? Ha? Ang hirap sa inyo, wala kayong disiplina. Ito lang masasabi ko sa iyo, sir. Pagpasensya mo na kung babanatan talaga kita ng todo-todo. Alam mo, sir, kung bakit di tayo umaasenso sa buhay? Dahil sa mga ganyang kaugalian ninyo. Subukan ninyong matutong sumunod. Baka sakaling umasenso buhay natin. Subukan lang ninyo. Sa totoo lang, yan ang problema sa atin. Hindi tayo marunong sumunod. Tapos magre-reklamo tayo bakit ang hirap ng buhay. Alam mo bakit mahirap ang buhay, sir? Dahil wala ho tayong disiplina. Yan ang problema. Ganun ba? O sige. Ganun pala. Ano? Ayan o. Oh. Mahusay pala itong ano na ito. Ross. Ayan o. Ross G-W-E-E-N. Ito yung plate number. Baka pwede yung paki-text. Sabihin nyo. Kung pwede nyo lang o. Hingi ako ng pabor sa inyo. Piso lang. Piso lang. Dapat aktibo tayo mga banateros. Ha? Ito number. 09917-637-4675. Okay, 097. Tama ba? Basa ko. 637-4675. Pakitext o. Sabihin natin, sir, yung driver nyo po nagpaparada sa karsada sa EDSA. Ayan o. O, nananawagan din o tayo sa authority. Ayan o, lantaran ang ginagawa sa EDSA o pumaparada. LTFRB. Bikini man. Anong body number? Hindi ko alam ng body number. Basta ang alam ko, medyo malaki ho katawan niya. Ay, iba ho yung body number. Isipin nyo ha, wala pang face mask. LTFRB. LTO. Hindi ako si Tulpo, pero baka naman pwedeng tawagan ninyo lang ng atensyon ito, ng pansin, at sabihin ninyo, oy, animal ka, huwag kang pumarada sa EDSA. Okay, ayan ho yung kanyang number, ha? Pakitext lang ho. Pakisabi, oy, makakadisgrasya ho kayo sa pagparada nyo sa EDSA. Parang awa nyo na. Alam mo, ginagawa ko to hindi para sa akin. Bakit? Eh kasi ako naman, pwede naman ako mag-overtake ng mabilis. Scooter ang gamit ko eh. Kaya lang kawawa ho yung mga bisikleta yung nagbabike. Sila ho yung napeperwisyo, ha? O, pakitext na lang ho, ha? Sandali, tawagan nga natin. Sandali lang, ha? Wait lang. Ano ba ito? Dami-daming sinasabi nitong cellphone ko. Itong Huawei talaga na ito. Daming alam nitong Huawei na ito. Oh. Sandali, wala akong load. Anak naman ang tucha. Yan, oh. Si Banatbay, walang load. Andali lang, loadan ko muna ha, pasensya na, luloadan natin. Tapos tawagan natin, mag-alal ninyo tayo. Si Dinyo kasi tinatawagan niya yung mga animal eh. Ang sarap siguro, ay, wait lang. Wag ko kayong aalis, commercial muna tayo, commercial, oh. Ay, wala, wait lang.
Yan. Okay. Not ready. Naisip ko lang ngayon to eh. Bakit walang ring? The subscriber cannot be reached. Hayop! The driver is out of coverage! Siguro ko ano-ano lang nilagay nila dito. Loko yun ah. Wala! Pinagluloko tayo nitong taxi na ito. Pag-play na natin, ituloy na natin. Pasok! Wait. Hindi talaga kayo. Ito yung plate number, oh. Ugaling ano? Pangit na ugali, sir. Kaya di asen sa bayan natin. Ay, nako. Mukhang fake pa yung number na ibinigay, inilagay nila doon, ano? Na-scam tayo doon, ah. Loko nun ah. The number you dial is so stupid. The number you dial is too longest. Wala talaga? Abnormal ba? Abnormal? Miscam? The subscriber cannot be reached. Oh. Please try again. Wala talaga. The subscriber can... Fake taxi yun. Fake taxi po yun. Okay, pag nakita nyo yan sa karsada, pwede nyo yung ano yan ha? Patuhin ng itlog. Biro lang ha? Grabe, kolorum. Mukhang delikado ho yung mga driver, mga itsurang gayon. Ay nako, hindi, alam nyo, ito ah. Ito lang gusto kong sabihin ho sa inyo, mga kababayan. Kasi ho, every day of our lives, naririndin ako sa reklamo ng mga Pilipino. Bakit ba tayo ECQ? Bakit ba tayo ganito? Bakit yung ayuda? Bakit yung ano, ganyan. Paulit-ulit na lang tayong ganyan. Bakit di natin tingnan yung sarili natin? Meron ba tayong ginagawang mali? Bakit kasi pag titingnan mo pumunta kayo sa kalsada? Ito ha, sino mga nandiyan sa inyo sa Pilipinas? Taas yung kamay nyo, pumunta ko kayo sa kalsada. Parang walang COVID. Para lahat silang doktor kwak-kwak. Hindi ho, totoo talaga. Pag pumunta ka sa kalsada, parang walang namamatay sa COVID. Hindi ho kayo naano doon? Grabe ho. Kaya nakakainis. Sabi ko, seryosong bagay ito. Ginagawang katarantaduhan ng ibang tao. To the point na yung ekonomiya ng Pilipinas bumabagsak dahil sa mga taong undisciplined. Dahil, kailan kaya tayo, alam mo ito nga minsan, ito seryoso na ako ha. Minsan napapaisip na talaga ako eh. Nasabi ko nga, hanggang kailan kaya papayagan ng Diyos na ganito ang mangyari sa bayan natin? Naisip ko yan. Alam mo, naisip ko talaga yan. Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Bakit yung ibang bansa nakakagalaw na kahit papaano? Yung ibang bansa, meron na nakakaingit kasi pag nanood ako ng mga church service, wala silang mask. Bakit? Sabi ko, bakit yung ibang bansa ganun? Alam niyo kung bakit?
Kasi tayo mga Pilipino, dumaan at lahat. Lahat na ng variant, dumaan. Hindi pa rin tayong natutong maging disiplinado. Alam mo, napanood nyo yung palabas na sa Netflix yung The Last Princess ng sa Korea. True story pala ho yun. Alam nyo, pagpapanoorin nyo ho yung kasaysayan ho ng Korea. Naalala ko, twice ho ako nung college ho ako. Dalawang beses akong sumama po sa pag-aaral po ng church history ng Korea. Ang Korea po talaga dumaan sa napakatinding pagsubok, napakatinding gera laban sa Japan. Kaya nga ho, nagkaroon ng revival doon dahil ho sa matinding dinanas nilang pang-aapi mula sa Japan. Kaya ho, marami ho nagbago nung panahon na yun. Nasa isip ko tuloy minsan, kailangan pa ho bang bumagsak ng tuluyan ang bayan natin para ho tayo'y magising at sabihin natin sa sarili natin, Lord, magbabago na kami. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Minsan no, nakakainis na. Pero kung iisipin mo talaga, eto, we are sa ating pagtatapos, gusto ko na ho itong iano sa inyo. Gusto ko na hong iiwan sa inyo ngayong araw na ito. Minsan pagka i-realize mo, hanggang kailan pa ba tayo? Hanggang kailan pa ba tayo? Eh ngayon nga hong ECQ, GCQ, o mga lahat na ng napakahigpit na lockdown, wala hong sumusunod. Sa kalsada ho, wala hong sumusunod. Oo, sa mga mall, pag pumasok ka ng Starbucks, pumasok ka ng mall, dun susunod. Pero dun sa kalsada, magtataka ho kayo. Mga nagbebenta ng taho. Nandun yung mga tao, nakagather sila siksikan. Nagbebenta ng fishball, nandun ho, nakasiksikan ng mga tao. May mga nagpapabarbecue isawan pa sa kalsada. Hindi na ho talaga nadala. Ano ho ba talagang meron? Kailangan pa ho ba talagang padaanin tayo ng Diyos sa napakalupit? Alam nyo, naalala ko tuloy nung panahon nung sa Israelita, nung sa sobrang undisciplined na ho ng mga tao ng Diyos, na kailangan padaanin sa matinding pagsubok. At kung sino yung maniniwala, eh pumasok lamang kayo at ilagay yung pintura ng dugo sa labas ng pinto. At yung mga hindi naniniwala at pinagtatawanan lang, ayun, sila ho ang nadali. Hanggang kailan pa ho kaya tayo, mga Pilipino, dadaan sa ganong klaseng pagsubok? Kasi sa totoo lang, minsan nga napapailing ako, Lord, hanggang kailan tayo magiging ganito? Kailan mo kami palalayain at patatapusin sa COVID? Honestly, hindi ho na ho ba kayo napapagod? ECQ, tapos ngayon MECQ. Tapos, pag ito, alam mo ba ang sinasabi pa ho ng mga expert? Ito'y pwedeng dumoblen, mga magiging 20,000 per day. Na to the point, pinipili na lang talaga kung sino yung susunugin dahil marami na hong namamatay. Sa ngayon, no? At dabi ko na, may dadagdagan na naman akong kaibigan na merong COVID. Kailan mo tayo matututo? Kailan mo ba tayo magbabago? At kesa na isisi sa gobyerno, alam mo itong sinasabi ko yung sa mga taxi, sa mga umaharang sa bike lane. Alam mo yung common denominator nila na sagot lagi sa akin? Pag pinagsinasabi ko, sir, huwag naman tayong humarang. Alam mo yung sagot nila lagi? Bakit sila? Hindi mo sabihan. Bakit sila nakaharang? Yan o ang number one dahilan ng mga taong sinisita ko. Ganyan na ganyan o tayo mga Pilipino. Ang hilig natin magturo sa ibang tao. Bakit sila? Bakit sila? Bakit hindi ho tayo? Bakit hindi natin sabihin natin, ano ho bang pagkakamali natin? Ano ho bang meron tayong mali? Huwag na ho tayo magturo sa iba. Sana ho, ito na lang ang aking iiwan. Tama ho yung sinabi nung pare. Na sinabi niya, di ba, na subukan naman natin ng Diyos. Pero alam mo, merong ding mali doon sa part na yun. Subukan din naman nating maging disiplinado. Nakakahiya ho talaga eh. Nakakahiya ho talaga na tayo ang bansang napakaraming santo. Hindi nyo ba naisip yun?
Lahat ng santo tinawag na natin. Lahat na ho ng bulaklak inalay na ho natin. Lahat na ho ng kandila nilagay na natin. Lahat na ho ng tissue o kaya ng handkerchief pinunas na ho natin. Isipin mo ha. Etong pasensya na ho, wag ho kayo magagalit ha. Tayo ang bansang napakadaming seremonya sa buhay. Isipin mo. Tuwing na lang merong panahon na dyan sa Black Nazareth na yan, punong-puno ang kalsada, punong-puno ng lahat ng deboto. Nagbago ba yung bayan natin? Hindi. So peke ba yung Diyos natin? O tayo ang peke? O peke yung paniniwala natin? Nakakainis na ho eh. Tanungin ho natin sa sarili natin yan. Kasi ho, as far as I remember, the Bible says, righteousness exalt a nation. Sa madaling salita, ang totoong matutuwid na tao, iaangat nitong bansa niya. Bakit tayo hindi natin maangat ang bansa natin? Bakit tayo palubog ng palubog? Maybe because we are not righteous people. Maybe because we are believing a wrong kind of God. Yun ang totoo eh. Bakit? As far as I remember, the God of the Bible always says, be humble, change your life. Humingi ka ng kapatawaran. Do you know what's the meaning ng repentance? Ibig sabihin noon, totaling tatalikuran mo yung kasalanan mo. It's not just saying, Lord, I surrender, help me. Hindi ganun. Ang totoo po eh, na surrender sa Diyos or repentance is babaguhin mo yung sarili mo. Then you will ask God to help you. That's the true meaning of repentance.